Gagawa tayo ng flavored and yogurt soda! Pero ngayon, magdadagdag din tayo ng mga sangkap. At isa na dyan ang yogurt drink. Yes, madami nagtatanong, paano kung walang Sprite? Pwede ba 7-Up? Oo naman, pwedeng-pwede. Sa yogurt drink naman, Dutch Mill ang gagamitin ko. At meron tayong bagong flavored syrup, ang lychee at wintermelon syrup. At maglalagay din tayo ng ice cream, kape at chocolate drink. Unahin natin gawin ang ating soda na flavored lychee. Yes, kakarating lang ng ating lychee na syrup at ng ating winter melon. So ngayon ay maglagay tayo ng ating lychee syrup. Kung nakukulangan kayo sa lasa, pwede naman nadagdagan mo. Tapos maglagay tayo ng ating yelo. And then maglagay tayo ng ating 7-Up. Ayan. Ito naman ay optional, maglagay tayo ng lychee na topping. And yes, pwede mo siyang i-chop para maliliit siya. Ito kasi ginawa kong topping talaga. So, meron kang makakain na buo. Ayan. Takpan natin. At ito na ang ating soda na flavored lychee. Next naman, gamitin natin yung ating winter melon na syrup. Ang gagawin ko dito ay yung cream soda or milk soda. So, nakita nyo na to sa ating Sprite na recipe. Same lang din. Ang gagawin lang natin ay maglagay tayo ng ating winter melon na syrup. Ayan. Again, pwede mong dagdagan yung syrup kung nakukulangan ka. Tapos, maglagay tayo ng ating condensed milk. And then, malagay tayo ng ating yelo. Tapos, lagyan natin ng 7-Up. Ngayon naman ay maglagay tayo ng nata, asinker, or topping. Or kahit anong topping na gusto nyo. Ayan. Takpan natin. At ayan, eto na ang ating winter melon cream soda. Next na gagawin natin ay ang ating 7-Up or soda na may yogurt drink. Ito ay may strawberry flavor at ito ay Dutch Mill pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. So maglagay tayo dito sa ating baso ng ating yogurt drink. Lagyan natin ng yelo. And maglalagay tayo ng strawberry syrup. Ito naman ay optional dahil yung yogurt drink ay may strawberry flavor na. Pero kung gusto mo na mas malalasahan mo yung strawberry flavor, pwede kang maglagay. Ayan. Ayan. Konti lang naman yon. Tapos, maglagay tayo ng ating 7-Up. Tapos, maglagay tayo ng sinker na jelly or nata or kahit anong gusto mo. Atin. At ayan, eto na ang ating strawberry yogurt soda. Next naman, same yogurt drink pero mixed berries ang kanyang flavor. So, ilagay natin dito. Ayan. Maglagay tayo ng ice. Ayan. And again, optional, maglalagay ako ng ating strawberry syrup. And then, lagyan din natin ng blueberry syrup. Tapos, lagyan natin ng soda. And then, maglalagay ako ng canned na blueberry. Optional. Okay. Takpan natin. And ayan, eto na ang ating berries yogurt soda. Next naman, ang ating yogurt drink na may mango flavor. So, ilagay natin sa ating cup. Ayan. Yellow. Kung may mango syrup kayo, maglagay kayo kung gusto nyo. Tapos, maglagay tayo ng ating soda. Ayan. And then, maglagay tayo ng canned na mangoes. Takpan natin. At ayan, eto na ang ating mango yogurt soda. Next flavor naman ay yung yogurt drink na may mixed fruits. So, ilagay natin ito dito. Yellow. Eto ay optional, maglalagay ako ng apple syrup.
Wala na akong ibang mga syrup dito kasi nakalagay dito ay may grape, may orange, and pineapple. Tapos may green apple. So, meron naman akong green apple na syrup. So, green apple na yung ilagay natin. Again, optional. Tapos, maglagay tayo ng ating soda. And then, maglagay tayo ng fruit salad, topping or sinker. Ayan. Okay. Takpan natin. Ayan, eto na ang ating mixed fruit yogurt soda. Next na gagawin natin ay strawberry float or yung soda na may ice cream. So, eto, meron tayong strawberry, yellow. Lagyan natin ng soda. And then, lagyan natin ng strawberry ice cream. Kung gusto nyo na plain, pwede naman na vanilla ice cream. Ayan, so ilagay natin yan sa top. Takpan natin. At ayan, eto na ang ating strawberry float. And bonus recipe, since meron naman ako dito sa bahay, copy ko and chocolate drink. Don't worry, na-research ko siya. Meron naman talagang ganito na recipe. Pero iba lang yung pamamaraan nila sa paggawa. I mean, iba yung recipe na gamit nila. So, eto, copy ko. Maglagay tayo dito sa ating cup. Ayan. Ice. Lagyan natin ng soda. Optional, maglalagay ako ng marshmallows. Ayan. Takpan natin. At eto na ang ating coffee soda. Okay, next naman ang ating chocolate soda. So, eto, chocolate drink. Ayan. Yellow. Eto naman ay optional. Eto ay mixture ng cocoa powder and condensed milk. Kasi tinikman ko siya para nakukulangan ako sa chocolate na flavor niya, so gumawa ako. And pwede din na melted chocolate and konting condensed milk or evaporated milk. So, ayan. Lagay na natin yan. Tapos ang ating soda. And maglagay tayo ng chocolate flakes or pwedeng yung shaved na chocolate. Takpan natin. At ayan, eto na ang ating chocolate soda. Ayan, eto ang bagong recipe natin ng ating mga flavored soda. Okay, tikman na natin. So, ang tikman natin ay etong chocolate soda at ang ating coffee soda. Dahil same tayo, it will be my first time also na matikman yung ating chocolate and coffee soda. So, unahin natin ang chocolate soda. So, mix natin. Ayan, na-mix na natin. Tikman na natin siya. Okay lang naman siya. Pero nakukulangan ako sa ano, sa chocolate flavor. So, pwede mo talagang dagdagan. Tikman mo siya and then adjust kayo. Or kung pwede, konti lang yung ilagay na soda para hindi ka na magdagdag ng tsokolate kung gusto mo na malasa talaga si tsokolate. For me, mas gusto ko na mas malasahan ko pa si tsokolate. Pero, alam nyo, refreshing siya dahil sa soda na lasa. And okay lang. Parang ano, malapit siya dun sa cream soda kasi nga yung ginamit ko ay chocolate milk na drink, so may gatas yun. Sa sanay or sa mga mahilig sa flavored soda, hindi siya weird for me. First time ko ha na makatikim ng soda na flavored chocolate and okay siya for me. Okay lang naman. Pero yun nga, basta nakukulangan ako sa chocolate flavor niya. So pwede ko pa siyang dagdagan. Next naman yung ating coffee soda, eto. Hindi pa naman ako mahilig sa coffee. Ayan. Mix natin. Oops. Ayan. Tikman natin. Okay lang. Same siya ng parang essence kumbaga sa ating chocolate soda. Parang,
alam mo yung soda talaga na may flavor na coffee. Ganun lang. Ganun siya kasimple. So, I think, siguro magugustuhan nyo din to. For me lang din, parang nakukulangan ako sa tamis dahil andun talaga natitikman ko yung kape. And yung iba pala, ang ginagawa nila ay instant na coffee powder. Ganon. Ito kasing ginamit natin na coffee ko. Meron siyang creamer or milk and yeah, may sugar. Siguro iba din yung dating kapag yung pure na kape lang talaga, walang creamer, walang sugar. Ang gusto ko lang siguro idagdag dito, ano, creamer or condensed milk. Yun ang nakukulangan ako. Pero yeah, tikman nyo and kayo mag-adjust. Okay, next. Gusto kong tikman yung wintermelon. Ayan. Oops. Ayan, tikman natin. Mmm. Sarap. Mmm. Na-miss ko kasi yung ano, wintermelon na flavor. Kasi diba, usually, yung winter melon, natitikman lang natin sa milk tea. Pero ito, soda. So, yes, okay naman siya for me. Magustuhan ko siya. And again, masarap i-partner yung ating mga flavored soda sa mga savory na pagkain gaya ng mga street food. Kwek-kwek, mga fish ball, french fries, or kahit chicken wings. And again, sa size, pwede talaga mas maliit. Malaki lang talaga yung available dito sa akin. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga gustong bumili ng flavored syrup na gamit ko, ang link ng shop ay ilalagay ko sa description box. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!